Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews, or lying in wait of the Jews, and how I keep back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, i-request ko kayong tumayo at tayo'y sumandaling manalangin. Pagkatapos ng panalangin, pwede na rin kayong umupo. Let's pray. Amang banal at dakilang Diyos, kayo ang nagbibigay ng mensahe, kayo ang nagbibigay ng karunungan, kayo ang nagbibigay ng pangunawa, kayo din po ang nagbibigay ng mga prinsipyong itinatanim sa aming mga puso upang, O Diyos, ito'y aming panghawakan, patuloy kaming lalago sa pananampalataya, patuloy kaming titibay, at patuloy, O Diyos, na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan ng sa aming buhay. Pagpalain niyo ang lahat ng sacrifices ng inyong mga anak. Certainly, Lord, as we grow up, it was not now a sacrifice. It was now a privilege. It was now an opportunity that we could serve the living God, the true and the living God, who is the King of Kings and Lord of Lords. Oh Lord, we pray that this opportunity na aming magagawa, O Diyos, ay aming itreasure so much dahil this will count for eternity. Ito ay hindi temporaryo lamang na paglilingkod, na pagkatapos magawa namin ay walang saysay. Ito will have a perfect record, and you will be recording this in heaven according to our deeds, according to our works. So God, I pray that you bless all the efforts that will be given, the sacrifices or the privileges. Lord, even the amount that was given already, oh God, I pray that you will just keep on trusting us with more. Bless all of us now. And Lord, we give you back all the glory and the honor. For this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po, you may be seated. I want to entitle our message this morning, Serving, Serving with All Humility of Mind. Ito ang nais ko, na nais nating gawin, mga kapatid, sa kumperensya nating ito ngayong linggo. Nais ko na maipakita natin sa lahat ng mga taong darating sa ating simbahan na tayo ay naglilingkod na may kababaan ng kalooban. Tayo ay naglilingkod na kung saan ang Diyos ang naitataas, tayo ay nasa baba lang. Amen? Nais natin na ang Diyos ang mapabigyan ng kaluwalhatian, hindi tayo. But nais natin gawin ito na kung saan maging katanggap-tanggap at katuwa-tuwa sa ating Panginoon. Ito ang klaseng paglilingkod that is lacking nowadays. It is the kind of service na kung saan hindi mo na open times makikita sa mga kasimbahan. Because of the modernism, I think, because of the upgrading of a lot of things o material things ganyan, open times ang paglilingkod ay hindi na mababa. Open times ang paglilingkod ay wala ng kababaan ng kalooban, kundi ang paglilingkod ay naipapantay na doon sa mga mataas na bagay-bagay. Pero ang sabi dito, sabi ni Apostle Paul,
sabi niya sa mga elders, sa mga pastor na kanya, sa mga manggagawa na kanyang na-send out, at sabi diyan, they were chosen to serve, sabi niya, as an example, sabi niya, I serve the Lord with all humility of mind. Now, ano yung klaseng paglilingkod na yan? Now, nais ko munang sabihin sa inyo mga kapatid, na ang conference natin, sama-sama nating pinanalanginan. Amen? Sama-sama tayong naghanda. We prayed together. We prepared together. We planned together. Amen? Isang taon ito na pinanalangin natin. We proceed together. Amen? Hindi po pwedeng may maiwan. Sabay-sabay tayo. Kasi kung hindi, walang ang pagkakulangan ng iba, pag hindi kayo makasama at hindi ako makasama dyan, magiging mabigat. Amen? Sa bawat isa. Pero kung lahat-lahat tayo sama-sama and we will proceed on together, anumang bigat kaya nating dalhin sa kahit maliit lang na makakayanan natin. Amen? Amen? Okay. We serve together. Pero anong klaseng pag-reserve? You may be in the music ministry, you may be in the feeding ministry, you may be in the caring ministry or in the pag-cleaning, kahit ano. Nais ko pong gawin natin ito. Wala tayong marami mga tao. Pero nais kong sabihin sa inyo, kung sino man, ano man ang trabaho, makakita kayo na nagtatrabaho sa kitchen, wala kayong ginagawa, help pa. Amen? Nakakita kayong nagtatrabaho, nag-arrange, help pa. Amen? Nakakita kayong nagtatrabaho na kumakanta, pero kung sintunado ka, huwag ka nang mag-help, makakasira ka eh. Amen? Ano man ang makita mo dyan na kunting bagay, kunting linisin, linis na agad. Amen? Bakit ho? Dahil nais natin na ang paglilingkod natin ay huwag niyong isipin ang inyo munang credential. Opo. Ako po'y hanggang ngayon naaalibadbaran pa ako eh. Oo. Yung aking senior pastor, ganyan, papakilala ko, ito si Doctor Reverend. Para talagang ako'y makakuha. Eh, tapos doon pa sa probinsya, anong kamalay-malay na doktor? Mama, doktor, kwak-kwak ka. Pero para hindi ko talaga, hindi sanay o anuman. Pero I always want God to be magnified. Gusto ko ang Panginoon na makikita, hindi ako. At ganun po, because ako'y naniniwala, ang spirit natin na kahit ano pang naabot nating antas, ano pang level ng buhay pinagkaloob sa atin ng pag ang ating attitude at naka-spirit nandito lagi sa baba, lagi yang itataas ka. Lagi kang nasa mataas. Amen? Pero kung ang ikaw na mismo ang magtaas sa sarili mo, lagi ang prinsipyo, ibababa ka. Amen? So, let us forget our credentials muna. Ang isipin lang natin, we are just servant of the Lord. I am just the unprofitable servant of God. I was just given the opportunity to serve. At sa paglilingkod na ito, ibibigay ko ang pinakakatulad ng sinabi ng dating presidente ng Korea. He was the owner of Hyundai company, yung mga cars. Tapos, he was the president then. Pero siya po ay member ng church. Deacon siya sa isang simbahan. At ang sabi niya ito, pinakamataas na posisyon ko ay hindi presidente. Hindi may-ari. Ang pinakamataas na posisyon ko, nakamtan ko sa Diyos ay ito. Ako ay servant ng simbahan. Ako ay diakono lamang sa simbahan. Yan ang pinakataas na posisyon na hindi ko pwedeng ipagpalit sa anong posisyon dito sa mundo. So, that signifies, mga kapatid, na ano? When serving the Lord, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, it doesn't matter kung anong naahabot mo. Hindi yan. Kung ano ang nasa puso mo na nais mong gawin para sa Panginoon mo na siyang nagligtas sa iyo.
That is the kind of spirit I want to have and I want to maintain while I'm serving the Lord. Amen? Amen. Kahit ano pa, kahit maging tanyag man, kahit na maging blessing man ako sa maraming mga simbahan, pero ang nais ko laging kukunin, ako ay hindi karapat-dapat kung hindi ako binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Siya pa rin ang maluwalhati at hindi ako. Naunawaan niyo ba? Tandaan niyo po ito, pag naglilingkod kayo sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi kayo papansinin. Hindi pwedeng hindi kayo makikita. Hindi po pwedeng mayroong walang mag-appreciate sa'yo basta naglilingkod ka sa Diyos. Pero tandaan niyo po ito, the more na ibinababa mo ang sarili mo, ang Diyos, itataas ka talaga. Kaya yun po ang pagtataas, the promotion that only can be found in God. Wala nang iba. Kaya yun ang hangad natin. Amen? Hindi lang promotion sa lupa, promotion sa langit. Yun ang pinakamasarap at pinaka-importante sa lahat. Amen? So, let us do it with all humility. How? How? Yo, wag niyong kakalimutan to ha. Itong gagawin natin. Number one ito. Esteem other better than themselves. Paano kumapaglingkod na may kababaan ng kalooban? Mas itaas mo yung iba kaysa sarili mo. Anong sabi doon? 1-3. Ano sabi niya? Verses 1-3. If there be therefore any consolation in Christ, any comfort of love, any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, ano sabi niya? Fulfill ye my joy that ye be what? Like-minded. Ito ang mindset. Okay. Having the same love, amen? Having of one accord and of one mind. 3, sabi niya dyan, let nothing be done to strive or vain glory. Pagmamalaki sa isa't isa. Sabi niya, but in what? Lowliness of mind, what? Let it esteem other better than themselves. Ang kababaan ng kalooban ay pagpapahayag ng ano? Ang iyong itinataas iba, hindi sa iyong sarili. So when we serve, itaas natin yung iba. Pero tatandaan nyo ito, once na itinataas mong iba at binababa mo ang sarili mo, ito ang gagawa ng pagtataas sa iyong sarili ay hindi ikaw, iba rin. At ang Panginoon ang mas maganda. Amen? I-estimahin natin yung iba higit sa ating mga sarili. At pag ginawa po natin yan, sabi niya, that is how we serve with humility. Amen? With lowliness of mind. Amen? At pag ganyan ang spirit, mga kapatid, ako'y naniniwala, our life will become a blessing sa iba. Amen? Magiging blessing ang simbahan natin sa ibang simbahan. I always pray, at I think you have prayed for this, yung Jabez prayer, na lagi kong sinasabi, Lord, enlarge our cause. Make our life an influencing life. Lagi kong pinagpray, Lord, gawin mo akong pastor, maka-influensa sa ibang mga pastor. Gawin mo ang simbahan namin. We'll have an influence to other churches. Maging ma-influensya ang Conception Bible Baptist Church dito sa bayan. Maging ma-influensya ang mga membro sa kanilang mga mahal sa buhay. Amen? Okay, yun po ang prayer ko eh. Okay? Give us wisdom. Gawin mong marurunong ang aming mga kabataan, mga nagtatrabaho, mga nag-aaral sa labas o dito man, Lord, sa Christian School. Gawin mong marurunong sila. Give them heavenly wisdom. Of course, Lord, preserve their life. Okay? Kaya nandun yung sabi, Lord, your supernatural protection, protektahan mo ang mga kabataan namin, ang mga young people namin, ang mga members namin nagtatrabaho. Okay? Bakit po? Jabez prayer kasi yan eh. And then, I pray for your supernatural preservation sa lahat. I-preserve mong kabuhayan namin. I-preserve mo ang mga buhay namin, lang aming mga senior citizen. Amen? Bakit po kailangan yan eh? Pag sila ang pinagpipray mo, pag ang ibang mga tao ang inuuna mo, alam nyo ba na unahin ka ni God? Pag inuuna mo sarili ka, o sarili mo, uulihin ka ng Panginoon, sigurado. Hello? So yung principles na ganyan, kaiba.
Ang nais natin ang Diyos ay maluwalhati at naluluwalhati lang ang Panginoon pag iniistima natin yung iba. Kaya sabi doon, fulfill ye my joy. Why? Because when you esteem others better than yourself, you are a person who has the right to have joy and happiness within. Amen? Amen? So yan po, esteem other better than myself. Number one, paano? A willing move. Dapat ikaw ang mag-move nito. Kusa. Hindi ka napilitan. Makinig maigi. Pag ikay nag-move at nagsiserve, napilitan ka lang, kapatid. Tandaan nyo ito. Hindi kusang loob yan at hindi blessing yan. Amen? Ano pa? It must be a unselfish action. When you do the action, talagang ibigay mo na todo. Amen? Ibigay mo ng paglilingkod na marapat dapat. Because you are not doing it una for others, but for God una. Amen? Ano pa? It is a joyful spirit and an attitude display. Kailangan makita yan sa atin while we are serving this week. Amen? Ano pa? With just one goal and one purpose. What? To be a blessing to all. Pakinig may igi. Pag kayo nagtatrabaho sa isa, dapat inyong intindihin, itong ginagawa ko, dapat magiging blessing ito sa mga kasama ko. Even in singing, the same din eh. Ang iyong part should be a blessing and a compliment to others. Para makatulong, para madali. Amen? Amen? Dahil pag ito po ay ating ginawa na mayroong tinatawag, purpose natin ay gusto ko, ako, ang performance ko, maging blessing sa kapatid ko, maging blessing sa mga taong nasa paligid, maging blessing ang aking action sa lahat. Maniwala kayo mga kapatid. Your life will be always a blessing. Amen? Ha? Huwag kakaligtaan. Okay? Verse 1 yan. Okay? Esteem other better than themselves. Number 1. Number 2. Serving humility is this. Pangalawang E. Example to get out from your comfort zone. Ano ibig sabihin yan? Give up our comfortable life for a while lang naman. Hello? May mga pagkakataon po na mahirap eh. Nag-get out ka from your comfort. Sabi nila, nasa kutsun ka, nabababa ka pa, higa ka pa sa banig. Hindi po masamang humiga sa banig. Dahil sa banig naman tayo nang galing dati. Hello? Amen? Hindi po. Anyway, that is just for a while. Come on! Come on! Amen! It is just for a while. Sinabi ko ito, I am willing to get out from my comfortable place and live to an uncomfortable life or live an uncomfortable place just for a while in order for somebody to be comforted. In order for somebody to be eased from the burden. Come on. Hindi ko makalimutan yung time na yan. Ha? Yung kapatid kong babae, nagsasuffer sa kamatayan dahil nagkaroon ng TB meningitis, ang sakit ng kanyang naramdaman. Grabe talaga. Habang nakikipaglaban sa kamatayan. Tapos hindi kayang matiis ng aking family. Ako rin di ko kayang tiisin kahit ang tapang ko eh. Kaya sabi ng doktor, sinong gustong bunutin yung oxygen para hindi ko naman pwedeng gawin. Sabi ko sa tatay, nanay, kayo na magbunot. Anak nyo yan eh. Wala, gusto. Bilang pastor, ito lang masasabi ko. Pwede ba? Panalangin na lang natin kay God. So ang ginawa ko, pinanalangin ko. Nasa hospital, Panginoon. Kung hindi mo kayang ibalik ang kapatid ko sa normal, kasi sabi nila, pag yan ay mabuhay, maging gulay for the rest of the life. So ngayon, ang mangyayari, isasuffer din ang family. Sabi ko, Panginoon, kung hindi mo kayang ibalik ang kapatid ko sa normal, pwede ba sa sobrang sakit ng aming nararamdaman, ay kunin mo na lang. Kung hindi mo naman pwedeng kunin, at sa time na ito, pwede ba ako na lang? Ako na lang mag-suffer. Hindi naman po pwede. Kahit na i-request mo. Amen?
Kasi pag nakita mo yung taong grabe ang kanyang nararamdaman eh, maawa ka talaga eh. Na ang iyong sitwasyon ay napaka easy, napaka okay. When I prayed that kind of prayer, mga kapatid, ilang segundo lang, patay na kapatid ko. It was answered prayer. Pero it is as the burden. Amen? May mga pagkakataon na i-required. Willing ka ba na you will get out from your comfort zone for others to be comforted? Kaya ako pag pumunta sa ibang mga simbahan, na mga maliliit na simbahan, sabi ko, huwag niyo akong alalahanin. Ano ang pagkain ninyo I can eat? Hindi ako naghahanap ng pagkain sa syudad. Sawa na ako eh. Gusto ko pagkain sa bukid. Para ano? Para hindi kayo mahirapan. Amen? Bakit po? Kasi I want others to be comfortable. Comfortable sila sa presensya ko. Although pambihira, pawis ako ng pawis dahil simple, hindi ako nasanay sa hindi aircon mga kapatid. Talagang, sabi nila, baka ma-atake ka. Saka masakit talaga ulo ko. Ang gagawin ko, maliligo lang ko. Pero mo, diyan ka lang makakita. Isang araw, ha? Sa isang araw, makalimang beses ko maligo. Kakaligo mo lang, pagkatapos, okay, mamaya-maya naman, init na naman. Ligo na naman ako uli. Pero okay yun eh. Bakit po? Kasi, ang naintindihan ko, pag ang presensya ko nandoon sa isang pastor, na walang kausap, walang kakilala, at inilalait pa ng iba, pag nandoon ang presensya ko, these pastors are being inspired. Salamat naman may pastor katulad mo. Salamat naman may pastor na willing mag-share ng kanyang kaalaman para ang gawain ng Diyos ay gaganda. Amen? 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 Pag ganyan ang spirit natin, then we will get out from our comfort zone. Sabi ko, dalawang linggo lang naman itong hindi ako makapagpa-aircon eh. Okay lang yan. Dalawang linggo lang naman itong pagtitiis. This is just for just a moment eh. Amen? Amen? Pero makikita mo yung taong nasiran mo ng at kung saan nakaspend ka ng time sa mga membrong hindi pa nakakita ng taga-syudad. Alam niyo mga kapatid, and the mere fact na sila'y naglilingkod sa abot na kailang makakaya, makakuha ka na eh. Yung bless ka na eh. Amen? Amen? Blessed ka na. Kaya sabi ko, hindi lang ako maging blessing sa inyo, kayo din ay blessing sa akin. Bakit po? Dahil tinanggap niyo ako ng napakaganda at tinato niyo akong napakaganda. Amen? Amen? There would be times na ganyan, mga kapatid. Willing ba kayo? For this just 3 days or this week, get out from your comfortable place, from your comfort zone, and serve for a while. Let others be comforted because of your service. Amen ba, mga kapatid? Amen ba? That is the kind of spirit that your pastor are displaying. At sana lahat tayo ganun din gawin natin. Amen? At ang mga taong paglilingkuran natin, makikita nila, ibang simbahan doon. Hindi simbahan ng mga mayayaman. Pero ako'y naniniwala, tingin nila sa atin, mayaman tayo eh. Titingin talaga nila mayaman. Kasi mas nakakaangat ang buhay natin kaysa kanila eh. Pero dami-dami na nilang napuntahan ng mga simbahang malalaki kaysa atin. At hindi sila inasikasong mabuti. Ginaganyan lang, nilalait lang. Kasi mga pastor na nandyan sa bundok-bundok lang. Pero pakita natin na kaiba tayo. Amen? Ipakita natin na sa ating paglilingkod na may kabubuaan ng kalooban, makakomfort sila at masabi nilang iba doon. Kaya babalik ako doon pag may meeting uli. Hello? Amen? Hindi sila mangingi. Pero pag hindi sila ma-feel strange ba? Amen? Feel at home sila dahil inalagaan sila ng mabuti. Amen? That is the kind of spirit I want for others to be comforted. Yan ay makababasa natin ang sabi, 19 to 21, ng verse, doon sa Acts. Nandiyon yan eh. Okay? Sabi niya, with many tears, grabe yan oh. Oh, and with many tears and temptations which befall me by the laying on of the Jews. Tapos, 20. Oh, and how I keep back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Talagang bira ng bira si Apostle Paul. Talagang paglingkod ng paglingkod. Sunod, 21. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. At sabi niya dyan, 20.
22, tuloy-tuloy ho yan, makikita ninyo. Okay. And now, behold, I go bound in the spirit unto the truth, not knowing the things that shall befall me there. Kaya makikita nyo ang Apostle Paul. Pag naglingkod, talagang all out. Pag naglingkod, bigay tudo. Amen. Pag naglingkod, talagang walang habas. Wala pong makapigil. Bakit po? Kasi yun yung kanyang spirit. He want to live a discomfortable life for others to be comforted. At yan din po ang kailangan nating maipakita at magawa. Last na nais ko ipakita sa inyo. Okay? Verse 22 to 24. Ito. Last ito. Engage totally at the cause with complete determination to finish it. Pag kayo na-involved na, mga kapatid, ha? Na-engage na kayo sa ganitong purpose, ibigay nyo na todo. At huwag nyo tigilan hanggat hindi natapos. Amen ba? Ha? Example to get out from our comfort zone, give up some of our comfortable comfort in life for a while for others to be comforted. But last, engage totally at the cause. Mayroon tayong gagawin na ating nais gawin because ito'y mahalaga. There is a cause. Para ano, mga kapatid, kung ang mga pastor na pupunta dito, they were so discouraged when they leave their church because they did not yet get up sa level na kung saan mayroon tayo na comfortable tayo at na reach natin ang relasyon natin maayos. Marami po dyan sa kanila problematic. May problema sa mga simbahan. Iba din sa kanila, nagkukulang sa pananalapi at pagkain. Dahil ang kanilang lugar ay hindi talaga. Iba dyan, maraming iniwan yan. Iniwan sila ng kanilang mga membro nila dahil pumunta sa syudad at hindi na bumabalik. Maraming mga pastor discouraged, akala nyo, in the provinces. Kaya I want to go there and encourage them. Bakit ho? Dahil nais ko pang mga kapatid, makita na may cause tayong pinaglalaban. That is the cause of Christ. That is the ministry na kinakailangan maka-inspired tayo ng mga pastor na kahit na ang hirap ng kanilang ginagawa, tuloy pa rin sila sa paglilingkod. May suporta man o walang support. Alam ba ninyo, natag-ulan na. Yung mga pinuntahan ko itong summer na ito, sooner hindi ko na mapupuntahan, mga kapatid. Hindi na pwedeng akyatin eh. Hindi na rin pwedeng motorin lalakarin yan sa putik. Ganun yung mga pastor doon. Pero walang reklamo. Hindi naghahanap ng anumang bagay. Ang gusto lang, maalagaan lang yung mga tao na nandoon sa bundok. Hindi ko kayang gawin yun. Kaya magagawa ko, sige, susuportahan na lang kita para makalakad ka papunta doon. Amen? Hindi din naghahanap ng support. Sabi nga ng isang matanda, si Pastor, si Pastor De La Cruz, sabi niya, Pastor, naputi na yung buhok ko, no? Nakalbo na ako. Pero kailanman, hindi pa ako nakaranas ng support. Nasuportahan ka buwan-buwan. Pastor, oo. Yan ang sinusuportahan nating isang matanda. Hindi pa ako nakaranas ng support. Ngayon pa lang, kayo pa lang. Oh, what a joy, sabi ko. At least, I was able to help. Di ba ako nakapunta sa lugar niya, mga kapatid? Kasi aakyatin mo yun. Tatlong oras siya talakad. Hindi nakapupwedeng motor. Pag mainit, pupwedeng motor. Pero pag maulan na, pak, tabi mo yung motor sa gilid, tuloy-tuloy kaakyat. Kasi hindi nakakayanin eh. Eh sabi ko, Pastor, alam mo, hindi ko kayang ginagawa mo. Pero the mere fact that you've been there for the rest of your life, nandiyan ka na, hindi ko kayang maisip kung gaano kahirap yan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi tumitigil. Kaya sabi sa verse 22, ano sabi? 22 and 24. Ha? Ano sabi doon? Sa verse, and now behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem. Hindi ko alam kung ano mangyari sa akin doon. Pero sabi ng Apostle Paul, 23. Ano sabi sa 23? Okay. Sige na, bakit pa lang tagal? Save that the Holy Ghost witness in every city. Sabi niya, nakita ko naman ang paggawa ng Panginoon. Nakita ko ang paggawa ng Diyos. Nakita ko ang pagkilos ng Diyos sa aking mga pagtatrabaho na pinapaunlad niya, pinapaganda niya at maraming nai-inspired, maraming buhay ang sumuko, maraming buhay ang tumanggap sa Diyos.
Maraming buhay ang binago ng Panginoon. At with that inspiration, mga kapatid, ha, nagwi-witness ang banal na Espiritu, kumikilos ang Panginoon. At kung sasabihin ko sa inyo isa-isa, wala na tayong panahon, but within this month, na kung saan ang dami kong pinitsingan, ang daming buhay na inilos ng Diyos at gumawa ang Diyos. At hindi ko, sabi ko nga, darating ang araw, sana may kakamay sa akin kung ako'y matanda na at pag-uwi ko ng Negros, pagpunta ko sa South, at may magsasaming isang pastor, alam mo pa ba, pastor? Na ako'y nagpastor na ngayon, pero sa preaching mo, nahahamon ako. Sana, sabi ko, darating ang araw, may magkakamay sa akin, magsasabi, pastor, pastor na ako, isa ako sa nagsuko ng buhay nung ikay nag-preach sa ganito at makapagsabi, salamat po, pastor, sa testimony mo. Hello? Bakit ho? May buhay na binabago ang Diyos. Yan din sinasabi niya. Dahil diyan, mga kapatid, kahit na sabi niya, in bonds of affliction, abide in me, tuloy. Verse 24, anong sabi niya? But none of these things move me. Kahit anong hirap, hindi yan makapagpaalis sa akin sa paglilingkod. Kahit gaanong troubles dyan, kahit ano ang mangyayari, kahit ibigay ko pa ang buhay ko, hindi ito makapagpipigil sa akin sa gawain. Bakit? Sabi niya, para matapos ko ang aking takbuhin, ang aking kurso na masaya. Worth! And the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God. Makinig kayo maigi. Today, and kung saan man, kailan man, noong mga nakarang linggo, you made a commitment. May ginawa kayong commitment. Tama? You are now engaged in the ministry of this week. You have now engaged in the course. Lahat tayo. We have engaged already in the course. You made a commitment. Nagbigay ka ng pera, nagbigay ka ng pangako, nagbigay ka ng effort. You are engaged in the course. Shall we finish it with joy? Shall we do it? That God will be, say, you will finish it with flying colors. Yung mga commitment na ginagawa ninyo, na nandyan na po tayo, tapusin natin. Ipakita mo yung verse, then I'll close. Pakita mo yung verse, 24. And the ministry, you have now the ministry of giving your commitment. Ano yon? Ano mang pinangako ninyo, ministry nyo yan. Na-receive na natin sa Panginoon yan. Anong gagawin natin? Tapusin natin na maligaya. Tapusin natin na walang pwedeng magpapigil sa ating pinangako. Na walang pwedeng hadlang. That is, we will finish it by the grace of God. So, ngayong umaga, engage yourself in this ministry, in our conference. Anong party nyo? Gawin nyo. Ang party ko, gawin ko. The best that I can do. And by the grace of God, balik tayo doon, hindi ko hahayaan that there would be anything that will hinder in my promise to the Lord. Fulfill our God-given services to our beloved brethren. Pastor man yan, mga manggagawa man yan, sino man yan, at tayong bawat isa sa atin, ipulfill natin na masaya. Kusa ang pagtatrabaho, pero ibigay natin ang tudo para sa Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Are you ready to give out your very best? Are you ready now to serve? Mayroong battle cry ako na gusto kong battle cry. Ewan ko kung magagawa natin ito. Okay? Ginagawa nila sa SM to eh. Ewan ko lang kung magagawa natin to. Ha? May battle cry.
Na kahit saan kayo, nandito kayo sa lawa. Pag sinabing, battle cry! Kagad-agad, tatlong palakpak. Tapos, I love you in the Lord, happy to serve. Pwede ba yan? Titigil muna kayo patatama. Halimbawa, ha? Yun ang gusto kong battle cry. Amen? Kahit sino magsigaw ng battle cry, huwag nyo naman bilis-bilisan. Battle cry, kaganyan na naman tayo. I love you in the Lord, happy to serve. Huwag naman bilisan. Pag may nakikita kang medyo nanglulupay-pay na at medyo yung parang nanghihina na, battle cry! Palakpak na tatlo. Pagkatapos, I love you in the Lord, happy to serve. Ngiti ka agad. Pwede ba yon? Amen? Sige nga, subukan natin. Battle cry! I love you in the Lord, happy to serve. Ulit. Napan yung iba eh. Amen? Ha? Di ba? Tatlo ba? Tatlo. Tatlong palakpak. Pag gusto nyo, maramihan. Huwag na, tatlo lang. 1, 2, 3. I love you in the Lord. Happy to serve. Pag may nakita ka, halaman, nakikita ninyo, nagsiserve lahat. Doon sa kitchen, dito, ganyan. Tapos eh, mayroon ba tayong kwan sa baba? Mayroon ba tayong speaker sa baba? Oh. Para ano, pag may nakita kami dyan, nangihina na si kapatid ah. Parang napapagod na. Okay? Kagad-agad, may sisigaw. Battle cry! I love you in the Lord! Happy to serve! Oh, di ba? Oh, memorizein ninyo ha. Tingnan nga natin kung kakayanin natin. Amen? Pag may naiinis na, battle cry! I love you in the Lord. Happy to serve. Amen. Oh, signan nga natin kung mayroong ganyan. Kahit sino pwedeng sumigaw, pero isigaw mong malakas. Pero ang request ko lang, huwag niyong bibilisan na pag nakakatatapusan natin, mayroon namang battle cry uli. Huwag namang ganyan. Nakakapagod naman yan. Pag may napapansin lang kayo. Okay? Ha? Amen ba? Are you ready to serve? Are you willing to give out your very best? Amen? Bow your head, close your eyes. Just say it to the Lord. Hindi ko na kayo papuntahin dito sa harap. Say it to the Lord. Lord, ihanda mo ako, ihanda mo ang pamilya ko, ihanda mo bulsa ko, lahat-lahat Panginoon, gagawin po namin ang pinaka-best para sa mga lingkod ninyo at para po sa conference namin. Mahal po namin kayo. You just pray that silently. I'll give you a chance to pray. Come on. Pray for yourself. Pray for your involvement. At sabihin mo, Lord, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Sige. Dakilang Diyos, mahal po namin kayo, Panginoon. Kayo ang unang nagmahal sa amin. Kaya kaya naming mahalin ang ministeryo, ang mga kapatid sa pananampalataya. Kasi tinuruan niyo kami paano magmahal. Mahal namin ang inyong gawain, ang kumperensya namin. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na ito ay pinakita ninyo. Nasa din naming dapat gawin at tularan. Gamitin nyo kami na magiging channel of blessing para sa iba. We are willing to give up ourselves. Give up our comfort zone
for others to be comforted. Nawa sa pamamagitan nito, O Diyos, ang aming simbahan ay magiging blessing para sa iba. Ang mga membro sa simbahang ito ay maging blessing sa isa't isa. Hindi pare-pareho ang aming kakayanan. Pero pagsasama-samahin namin para sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo ang bawat commitment ng bawat isa. Alam namin na hindi ito madali. Pero kayo ang Diyos na paggagaanin ang lahat ng bagay dahil pupunuan ninyo. I-bless nyo ang availability ng bawat isa. Regardless, Lord, I pray for the sickness na sana pagalingin ninyo. Sana bigyan nyo ng good health ang bawat isa kahit ng aming mga senior citizens. Tulungan ninyo ang may mga kakayanan that they will volunteer themselves to do it. Because we believe, Lord, the greatest joy we can impart is for us to serve well. Ihanda nyo ang bawat kapatiran. Ihanda nyo ang bawat isa sa amin. At we dedicate ourselves for the service of our kings and Lord of Lords, our Savior, the Lord Jesus Christ. Para po sa conference na ito. Lord, whatever the outcome, whatever the success, bibigay po namin lahat sa inyo, Panginoon. At Lord, ang amin lamang hinihiling sa inyo ay your mercy and your grace to be upon each and every member of the church. Bless it's all of us. And Lord, we claim that your hand will be upon us continually. And Lord, until we achieve the success and victory that you want us. Bless all of us, and I dedicate all the people that are present tonight, today, at Lord, continually, kayo po magpala. Kiniklaim namin ang lahat ng ito, at lahat ng mga kapatid magsabing, Amen. And Amen. Salamat po. We'll take our offering, Jay. Siguro mag-pray ka. Ang honorable